Ang batang ito ay isang genius. Siya ang pinakamatalino sa klaseng ito. Iba ang level ng IQ at maturity niya kumpara sa mga kaedad niya. Nang sila ay tinanong ng guro kung ano ang legacy, nagulat ang lahat sa sinagot nito. Sinabi niya na ang legacy ay hindi tungkol sa kung ano ang nakalagay sa ating resume o kung ilang digits ang laman ng ating bank account. Ang legacy ay kung ano ang maaalala ng tao sa atin kapag nawala tayo sa mundo. Tinanong siya ng kanyang guro kung bakit hindi na lang siya mag-aral sa eskwelahan ng mga genius. Sagot niya ay nais niyang maging isang normal na estudyante at para maka-interact sa ibang tao. Ang totoo ay nais niya lamang protektahan ang kanyang kapatid laban sa mga bully. Siya ay mayroong invention na kanyang natutunan dahil sa kanyang pag-aaral. Siya na rin ang kumikita sa kanilang pamilya. Kaya kahit palaro-laro na lamang ng games ang kanyang ina, ang kanyang pamilya ay proud sa kanya. Ang nanay niya ay si Susan, pumasok pa rin ito ng trabaho bilang waitress. Imbis na ang nanay ang nagtuturo sa kanyang mga anak ay si Henry din madalas ang nagtuturo sa mama niya. Isang gabi ay masama ang pakiramdam ni Henry. Kaya bumangon siya upang kumuha ng tubig at gamot. Nagulat siya sa kanyang nakita sa kapitbahay. Ito si Christina, ang kanyang kapitbahay at kaklase, mailap ito at hindi pala kaibigan. Agad niyang isinumbong sa kanilang principal na inaabuso si Christina ng kanyang ama. Dito siya humingi ng tulong upang ipaimbestiga ang tatay ni Christina. Ngunit sinagot ng principal na wala silang ebidensya at malakas ang kapit ng tatay nito sa mga pulis. Umalis na lamang si Henry at nag-isip ng ibang plano. Naisip niyang ipunin lahat ng kanyang makikitang ebidensya laban sa tatay ni Christina. Nakita niya ang isang contact number upang humingi ng tulong. Ang ginawa ni Henry ay kinuhaan niya ng litrato at nag-record siya ng bawat ebidensyang kanyang makukuha. Isinulat niya ang lahat sa isang notebook. Inalak niyang patayin ang tatay ni Christina gamit ang sniper. At plinano kung saan siya pupuesto kapag babarilin na niya ito. Ngunit nang gagawin na ni Henry ang kanyang plano ay bigla siyang nahi-emetay. Sinugod siya sa ospital ng kanyang nanay. Pagtapos ng operasyon ay sinabi ng doktor na meron siyang tumor sa utak. Alam niyang maikli na lamang ang oras niya. Kaya nag-invest siya ng pera sa stocks upang maymaywan siya sa kanyang pamilya. Nilapitan siya ng kanyang ina dahil di nito matanggap ang nangyayari sa anak. Sinabi na ni Susan kung gaano niya kamahal ang anak. Sinabi naman ni Henry sa kanyang kapatid na hanapin ang pulang notebook at ibigay sa kanyang mama. Di nagtagal ay namatay na rin si Henry. Ibinigay ng kapatid ang pulang notebook sa kanilang ina. Binasa nila lahat ng isinulat ni Henry at dito ay nalaman nila ang kalagayan ni Christina at kanyang ama sa kabilang bahay. Nalaman din nila ang planong pagpatay ni Henry kay Glenn. Nang gabi ding iyon, nakita ni Susan mula sa kabilang bahay ang pambubugbog ni Glenn kay Christina. Naawa siya kaya tinawagan niya si Glenn upang tigilan ang ginagawa sa kanyang anak. Ngunit hindi ito naniwala. Nakita ni Susan ang isang recorder. Sinundan niya lahat ng plano ni Henry na nakalagay sa notebook. Bumili siya ng sniper kahit walang dokumento. Nag-aral siya kung papaano bumaril mula sa malayo. Hanggang sa na-perfect na niya. Pumunta si Susan sa bahay ni Glenn upang hiramin si Christina. Ang kanyang totoong pakay ay makuha ang pirma nito. Nang mag-umpisa ang show, umalis si Susan at dito nagagawin ang plano. Hinanda niya na ang mga gamit. Nang babarilin niya na si Glenn ay biglang nagbago ang isip niya. Naalala niyang ang planong pagpatay na yun ay galing sa isang bata. Nag-isip siya ng mas matandang paraan upang maresolba ang problema. Kinumpronte niya na lamang si Glenn ng personal at sinabing kung hindi siya titigil ay magsusumbong na siya sa otoridad. Sinabi ni Glenn na kayang niyang balikteren ang kwento. Agad na umalis si Susan upang itapon ang baril at bumalik sa eskwelahan. Nakita naman ng principal ang talento ni Christina. Kaya siya ang nagsumbong sa mga pulis upang makulong si Glenn. Nang malaman ni Glenn na papunta na ang mga pulis upang arestuhin siya ay pinatay niya na lang ang sarili. Mula noon ay inampon na ni Susan si Christina at nagkaroon sila ng masayang pamilya. Dito na nagtatapos ang kwento. Ang pelikulang ito ay pinamagatang The Book of Henry. Sana ay nagustuhan ninyo. Please like and follow our page for more videos.